Mahigit kumulang 12,000 ang bilang ng mga persons with disabilities sa Pasig City na siyang makikinabang sa kauna-unahang halalan para sa mamumuno sa Persons with Disability Affairs Office o PIDAW na isinagawa sa kanilang General Assembly hapon ng 31 ng Enero sa tanghalang Pasigenyo. Mula sa iba't ibang barangay at samahan, ang ilan sa mga nakilahok na matapos magparehistro ay pinakinggan ang paliwanag ng PIDAW, DILG o Department of Interior and Local Government at HRDO o Human Resource Development Office ng Pasig ang mga alituntunin. Nandito po tayo ngayon sa tanghalang Pasigenyo sa ating General Assembly ng mga Persons with Disabilities. Ito pong General Assembly ay para ang sektor na ito ay makapagpili ng kanilang magiging head ng Persons with Disability Affairs Office dito sa lungsod ng Pasig. Sa lukuyan ngayong dinidiscuss yung guidelines ng ating taga-HR at ng ating DILG representative tungkol sa nomination. So naglabas po ng memorandum circular ang ating DILG noong 2017 para ilahad sa kanila kung ano yung guidelines ng nominations. So this will be the nominees will be selected from the organizations, no, yung ating mga sektor ng PWD. So welcome po lahat dito sa assembly na ito, sa ating General Assembly. Layunin ng pamahalang lungsod na pag-igtingin ang inklusyon ng mga sektor sa pag-gobyerno, kaya't giit ng alkalde na si Vico Soto na magandang pagkakataon ito upang madinig ang boses ng sektor. Gusto natin, sinasama natin ng mga sektor sa ating pag-gobyerno. Ibig sabihin, hindi lang dapat basta mayor yung nagdedesisyon, hindi, sama natin, lahat pakinggan natin. Sa dulo, ako pa rin naman yung mag-a-appoint ng PIDAW head. Ako pa rin naman yung mag-a-appoint. Pero maganda itong pagkakataon para mapakinggan natin yung sektor, mapakinggan natin yung mga kapatid natin na may kapansanan, sino ba yung gusto nilang mamuno. So yung proseso na ito, magnonominate sila ng tatlong tao, kailangan kwalipikado, stricto tayo sa qualification standards. Sa totoo, meron din naman national guidelines para rito. Gagawin sana natin ito noong 2020, naabutan tayo ng pandemya. Alam naman natin lahat yung nangyari. Bawal yung gathering na ganito ng ilang taon. So ngayon, tapos naabutan pa tayo ng eleksyon. Ngayon, pwede na natin gawin. Susunod tayo sa guidelines. Kung may iba, may tanong. Siyempre, normal naman yan at welcome yung mga tanong dahil first time po gawin ito. Pero overall, tingin ko magandang pagkakataon ito para maparinig ng ating sektor ang kanilang boses. Hiling ng alkalde na magkaisa ang sektor para sa mas malaking layunin at sa huli ay dinagdag niya na bukas ang lokal na pamahalaan sa suhestyon ng sektor. Ang politika hindi natin matatanggal sa buhay natin, ano, pero pwede nating i-minimize yung masamang epekto niya. Sana pag sa trabaho na o sa policy making, decision making natin, sana hangga't kaya ay isang tabi muna natin yung politika. At yung sinasabi kong politika ay hindi necessarily yung sa city level, ha? Kundi pati sa mga iba't ibang grupo o samahan. Meron, nagkakaroon din sila namang, alam naman, hindi naman sekreto, no? So pwede ko naman sigurong sabihin, minsan may away-away sila nag-aaway. Normal yan, nangyayari talaga yan, pero baka pwede magkaisa para sa mas malaking layunin. Ano? Kasi ito naman ay hindi lang tungkol sa mga sarili natin, kundi tungkol sa buong sektor at tungkol sa ating pamahalaan at tungkol sa mga benepisyo at serbisyo na magagawa ng ating lokal na pamahalaan. So kung may hindi pagkakaunawaan, may away-away, pwede naman isang tabi muna yun. Ngayon, may pagkakataon sila na sabihin, mga saloobin nila, mga hinaing nila. Although itong forum na ito, yung General Assembly, tungkol to sa ano, no, sa selection ng ano. So, kung may gusto silang i-nominate, pwede nila sabihin kung bakit. Pwede rin nila sabihin kung may ayaw sila. Pero sana pagkatapos na mapili na yung top 3 at ma-appoint ko na kung sino yung mapipili base dun sa qualifications, recommendations ng lahat, sana kung ano yung maging resulta ay tanggapin ng lahat. On the short term, pipili tayo ng bagong head base sa national guidelines at gaya po ng lagi kong sinasabi sa ating sektor ng PWD, ang projects na gusto nating gawin para sa PWD ay kung ano yung talagang kailangan nila. Kaya mapapansin po natin, nagbuo tayo ng annual investment program natin, naggawa tayo ng budget
for 2023, yung mga items dyan sa budget natin for 2023, gaya ng prosthetic legs, yung wheelchairs, yung iba't ibang events para sa PWD, hindi po ako yung gumawa nun. May approval ko, review ko po yan, pero karamihan po nun galing sa sektor nila. Yan ang gusto natin na gobyerno. Hindi mayor lang magsasabi na, ay, itong gagawin natin, okay ba sa inyo? Eh kung hindi, sorry na lang, ayaw natin ng ganun. Ang modelo natin ngayon, galing sa sektor ninyo, kayo nakakaalam kung anong kailangan ninyo, kung anong gusto ninyo, kayo mag-suggest kung kaya natin, gagawin natin. Apat na kwalipikado ang pagpipilian matapos nilang pumasa sa assessment process ng HRDO mula sa 24 na kandidato para sa posisyon na may kanya-kanyang nakalatag na plano. Kasi ang pinakakailangan ng PWD yung konkretong mga plans and programs. Kailangan kasi may taas yung kalidad ng pamumuhay ng PWD. Ayon nga kay Mayor, hindi lang palaging humihingi. So dapat kung ako magiging mapipili na head ng PDAW, kailangan kaming mag-strategic planning. Siyempre, kailangan yun sa isang departamento. Yung mga kasama ko na staff, siyempre, kailangan mag-brainstorming kami para yung mga plano ay naaakma. Kasi may 10 disabilities. Dapat yung type ng disabilities na 10 na yun, yung mga plano para sa kanila, naaakma sa kanilang pamumuhay. Para mas maitaas yung kanilang living. Kumbaga, maging self-sufficient, maging self-reliant, magkaroon ng tamang edukasyon yung mga children with disabilities especially. Kasi sila yung future na na PWDs, adult PWDs. So, kailangan mapalakas pati yung parent group para mas magabayan nila yung children with disabilities na anak nila. Of course, syempre ang priority naman talaga natin is mag-focus sa mga persons with disability dahil yun naman talaga ang naging bakay natin, kaya po tayo nag-apply for disability officer. Maganda na masimulan natin maiayos ang database ng mga persons with disability kasi ang pangangailangan po ng persons with disability ay magkakaiba. Although pare-parehas po kaming may mga kapansanan, kailangan po ma-identify natin yung mga subgroups. For example po, meron pong PWD na pregnant, merong PWD na solo parent, may PWD na may sakit at kailangan magpa-dialysis, merong PWD na nagpapakimotherapy, may mga PWD na nag-aaral sa special education. So yung mga yon, kailangan nating i-identify talaga kung ano yung dapat nating na ibibigay sa mga persons with disability, hindi lamang yung taunang pagbibigay ng ating gift giving or yung mga monetary. So doon po tayo magpo-focus para po malaman talaga natin ano po yung kaya nating ibigay sa mga persons with disability. Dahil kagaya po ng sinabi ni Mayor Vico, inclusivity po. So kailangan ma-feel namin na normal po kami na health services or yung taon ng annual physical para po sa mga kapwa PWD ay napakalaking bagay na po. Ang unang-una ko pong ilalabas talaga ay sustainable livelihood para sa mga members sa bawat asosyasyon kahit ano pang grupo kasama ka. Second, developmental and rehabilitation assistance kasi may mga bata po tayo na nangangailangan nun. Yung mga estudyante po natin sa SPED at yung mga nasa iba pang school na hindi pa na-assess dahil kulang sila sa financial. So isa yon sa mga gusto kong tutukan sana bilang head ng PDAW kasi nabibigyan man pero limited eh. Unlike yung gagawa tayo talaga ng proyekto na para sa kanila. Third po, healthcare or health card para sa mga miyembro. Gusto ko po sana na kasi normally bakit ba tayo laging lumalabas kasi for medical assistance. Hingi tayo kay ganito, hingi tayo kay ganitong party list, kung kay congressman, kay mayor, because of medical conditions. So ang gusto ko po sana healthcare or health card para sa mga Pasigeno yung may kapansanan. Ang pang-apat po, bubusisiin at talaga pong pag-aaralan
ng magiging grupo kung paano po magkaroon ng one-day process para sa PWD ID. Yan po kasi yung nagiging problema natin. Eh. Minsan, nasa ospital na yung miyembro, hindi pa napaprocess, aantayin ng 2-3-5 araw. Kung isa po sa tututukan ko rin, yung one-day process natin para po sa mga Pasigenyong may kapansanan. At ang huli po, ambisyosa man pong sabihin, pero sana po yung unti-unti pong pagtaas ng cash gift ng bawat miyembro kasi matagal na pong 1-5 ng 1-5. Sana po madag siguro for the next, let's say, not for this year, but for next year, siguro mga kahit mga 2,000 man lang. So unti-unting pagtaas, hindi naman staggered lang, hindi naman po biglaan. Samantalang ayon kay Espina, mananatili siyang gabay sa kung sino man ang susunod na PIDAW head at pasasalamat naman ang batid na mga nominado ngayon pa lamang. So sa kasalukuyan, ako ngayong nagiging pansamantaga na OIC, no, way back nung unang termino ni ating buting Mayor Vico Soto noong 2019, ay inappoint siya ako bilang OIC para ayusin yung opisina, pero gusto talaga namin masunod yung ano sinasabi ng batas na ang pagpili at ang magiging head ng ating persons with disability offers ay through General Assembly nominated by sectors of PWD. Dahil for almost more than 3 years ko na siyang hinahawakan, nakakamiss din kasi naging malapit na sa puso ko, no, naintindihan ko na yung ano yung pangangailangan nila, no, nung gagawa kami ng mga programa. Nakikita ko ano yung magandang mga projects and activities na para sa kanila. So, alam nyo na, no, dito sa Pasig, marami kaming ginagawang mga programs, projects and activities na talagang magandang magiging benefits ng ating mga persons with disabilities. Sana makapagpili sila ng magiging maayos yung sinabi ni Mayor Vico kanina, na makapagpili sila ng matapat. Number one, ano, magaling. Sabi niya nga, pinakamagaling, no? Pero sa akin, okay na, sapat na sa akin yung magaling, marunong, basta marunong umunawa at madaling makaintindi na matutunan niya yung anong mga pangailangan ng sektor na ito. Andito pa din naman ako, pwede naman ako magkaroon ng transition sa kanya kung magkaroon ng panibagong head. Magbibigay ako ng ano sa kanya, yung guide, no, bilang head. Ito yung gagawin niya bilang transition period ko sa kanya. So tutulungan ko muna siya for the meantime, mga ilang araw. Tapos pag okay na, may turn over ko na sa kanya yung mga documents, okay na kami. Pwede na siyang mag-head ng ano, ng opisina. Mayor, makakasiguro po kayo na ako po ay inyong kaisa sa inyong mga proyekto para po sa Pasig, para sa umaagos na pag-asa, para rin po sa mga Pasigenyong may kapansanan. Kung tayo naman po ay papalari na mapili po ni Mayor Vico Soto, syempre naniniwala po ako na ito pong pagiging head ay hindi lamang po dahil sa iisang tao, kailangan po ito ng tulungan, and naniniwala din po ako na ganun din po ang mangyayari pagka tayo po ay napili bilang disability officer, tayo po ay makikipagtulungan, hindi lamang po kay Mayor Vico, sa lahat po ng mga miyembro ng PWD at sa sanggunian din. Kung mapipili niya ako, syempre magpapasalamat ako. O, kasi nagtiwala siya sa akin. Magpapasalamat din ako kasi inayos niya ang Pasig. Nawala ng corruption. Batid ng ilan sa mga dumalo sa naging General Assembly na kanilang aantabayanan ang susunod na PIDAW head. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.